So right now we're talking about ano ba ang gagawin natin sa panahong na-extend ang enhanced community quarantine. At nakuha ko yung ating devotion right now dun sa Leviticus, at gusto kong basahin sa inyo sa ang dating ASND, ang salita ng Diyos na version. Makikita nyo rin po to sa inyong YouVersion app, sa Leviticus. Leviticus 24 verse 1 to 4. Gusto ko tong basahin. Ang sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Moises na iutos ito sa mga Israelita. Magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang olibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan. Doon sa toldang tipanan, para patuloy itong magningas sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kayo at ng susunod pang henerasyon. So merong directives si God kay Moses and the entire Israelite community na dapat yung apoy sa loob ng, sabi dito, kahon ng kasunduan, sa loob ng kahon ng kasunduan, the Ark of the Covenant, dapat yung fire hindi matatanggal or hindi mamamatay. Now, I do believe that this tent or this tabernacle in the Old Testament represents you and me. Ikaw at ako, kasi yung tabernacle is where God would come down. Doon bumababa yung presensya ng Panginoon. Actually, merong dalawang manifestation yung presence ni God. Sa panahon natin ngayon na merong banta ng COVID, sa panahon natin ngayon na may banta ng lahat ng kaba, alintana, at saka ng kung ano-ano pa, what we really need right now is the fire of God or the presence of God in our lives. That in the Old Testament, in the time where the Israelites were in the wilderness, yung presence ni Lord pag bumaba siya sa tabernacle na tinayo nila, two manifestations. Number one is, he is a cloud na minsan sa sobrang kapal ng cloud, hindi makapasok si Moses sa loob ng tent. At yung pangalawa, he is fire. So ngayong umagang ito, gusto kong himay-himayin natin yon, kasi in the New Testament, Jesus Christ mentioned something very, very important for you and for me. At gusto kong tingnan natin yung sinasabi sa Bible sa Matthew chapter 5. Now, ang Bible na hawak ko ngayon, para sa mga first time yung nakita tong Bible na to, this is our favorite Bible here. This is the Pinoy version, napaka-millennial na version ng Bible. I would like to read from chapter 5, verse 13 at saka 14. Ang sabi dito, kayo ang asin ng buong mundo. Pero pag wala ng alat ang asin, paano ito ulit mapapaalat? Wala ng kwenta yun, itatapon at tatapakan na lang yun ng mga tao. Sa verse 14, ito ang sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sino daw? Ikaw, ako, tayo ng mga disipulo ng Panginoon, because Jesus Christ in this passage, he was talking to disciples na kasama niya, at actually they were at the mountain here wherein ginawa niya yung Beatitudes. So kausap niya yung mga disipulo, ang sabi dito, kayo ang ilaw ng mundo. Di pwedeng maitago ang isang syudad na itinayo sa mataas na lugar. Walang taong nagsisindi ng ilaw para takpan ng malaking bowl. Instead, nilalagay ang ilaw sa tamang patungan para magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. So, in this time of chaos, in this time, on my online version nito, ang sabi ko, naway makamtan mo yung langis that is from the Holy Spirit right now. Dahil in this time and in this season, ang dapat na nagliliwanag ay ikaw at ako. Tayo na mga disipulo ni Kristo. Dapat yung ating fire that comes from the Holy Spirit, that is the presence of God. Kasi sabi nga ng Corinthians, we are like earthen vessels. Tawag dito, paso or banga.
kung saan ang presensya ng Panginoon ay nananahan. At ang presensya ng Panginoon in the Old Testament, dalawa lang yan. It's either cloud or yung sobrang kapal ng presensya niya or fire. So the fire is actually from God through the Holy Spirit na pwedeng manahan sa atin, na pwedeng pumasok sa atin. So number one, kung ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo, wala kang pangamba. Dahil hindi ka masasalanta ng COVID at ito mga pangamba na binibigay nito at saka yung mga kaba at yung mga ano-ano pang mga isipan na meron tayo na nandiyadaan. Pangalawa is the fire of God can literally burn the COVID itself. So wala talaga ng reason why we should be afraid. So my prayer is naway makamtan mo ang langis na galing sa banal na espiritu na bibigyan ka ng kakayanan na magningning sa panahon na binalot ng kadiliman. Naway ikaw at ako, tayong mga disipulo ni Kristo, ang maging asin na lalaban sa kabulukan ng sistema ng mundo na nananalanta sa atin ngayon. Ang dami kasing sistema lumalabas ngayon eh. Yung mga bulok na systems that are coming up, na rise up because of napupuna. At ikaw at ako, ang asin is used to preserve. So ang sabi ni Jesus Christ, ikaw at ako ang asin at ilaw ng sanlibutan. My prayer also is this, naway maisa puso mo na tayo ang tinawag, tayong mga disipulo ni Kristo. Ngayon tayo kailangan ng mundo natin. Ngayon tayo kailangan magningning for our world that is in dire need of the presence of God. Yan po yung ating Devoshare ngayong araw na to. Kung hindi mo na subaybayan yung first part na to, kasi pre-recorded naman na to, it's recorded, you can go to the other post or i-edit namin para sa mga nasa YouTube of this. But my desire is that ngayong mga panahon na to, tayong mga disipulo ni Kristo, magningning talaga tayo dahil tayo ang kasagutan sa mundong ito. Lastly, gusto ko tong basahin yung nakasulat dito. Ngayon tayo dapat maging matatag para sa ating at ang ating ilaw ay magliwanag at ang ating alat sa banal na utos ng Diyos ay maging kapaki-pakinabang sa mga taong nangangailangan. Muli po, ako po si Coach Joshua and we're very happy that you can join us. Kung ikaw ay may reflection, you're watching the live telecast or you're watching the replay of this, can you hashtag Devoshare yung iyong nakuha ngayong araw na to. We would like to engage you and we would like to know na nandiyan ka na nanonood kasama natin.